sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesus Nazareno, mabuting pastol na muling nabuhay, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisang atid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Happy Easter po mga kapatid. Parang ang lungkot naman natin. Happy Easter po sa ating lahat. Ngayon ay ika-apat na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at atin din pong ipinagdiriwang ang linggo ng mabuting pastol. Si Jesus, muli niyang ipinapaalala sa atin na siyang mabuting pastol na nagbuwis buhay para sa ating lahat. Pagdasal po natin ang lahat ng mga civil engineers na nag-board exams kahapon at ngayon, ang kagalingan ng mga may sakit, ang kaligtasan ng mga naglalakbay, ang intensyon ng lahat ng may kaarawan sa araw na ito, at gayon din ang para sa intensyon ng mga reviewees, ang mga midwives, mga electrical engineers at master electrician sa nalalapit nilang board exams. Upang tayong lahat ay lubos ang mabiyaya ng Diyos, hingin din natin sa Kanya at sa tulong ng bawat isa ang kapatawaran sa lahat nating nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaisa ng mga anghel, ating papurihan ang Diyos sa kanyang tagumpay. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, binarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, inasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Buktong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Maawa ka sa amin.
ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal na taas na pasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos samang ahamen, ng Diyos samang ahamen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kaming na mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng mabuting pastol na ipinagdarangal. Si Jesus na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa iyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristong taga-Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa poon magtiwala ako kaysa panaligan iyong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa po'y ibigay kaysa pamunuan ang ating asahan.
batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Aking pinupuri, ikaw Panginoon, yamang pinakinggan. Dininig mo ako't pinagtagumpay. Ang batong natakwil nang nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ika'y aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay iyahayag. O pasalamatan ang Diyos na poon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit, hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ako'y pastol na buti, kilala kong tupang akin. Ako'y kilala nila rin. Panginoon, at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol." Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat.
Tumatakas siya palibhas sa upahan at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol, wika ng Panginoon. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako namay nakikilala rin nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin at pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at iisa ang pastol. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Happy Easter po sa ating lahat. At maraming salamat po na dito tayo nagsimba sa pambansang dambana ng ating pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Marami hong kaganapan ngayong linggong ito. As we've said, it's the fourth Sunday of Easter, the Good Shepherd Sunday, at atin din pong ipinagdarasal ang lahat ng mga civil engineers na nag-board exams kahapon at ngayon. Nandito ba ang ilan sa nag-board exams? Taas ang kamay. Itataya ko ang pagkapari ko, pumasa nawa lahat kayo. Amen? Amen. So, palakpakan. Papasa tayo dapat, ha? At wag din pong kalimutan ang mga midwives at mga master electricians at electrical engineers na naghahanda pa at nagsusunog kilay para sa kanilang board exam sa mga susunod pang araw. Lagi ko pong ipinagdarasal sila dahil dito po nakasalalay ang kinabukasan ng marami. Diba? No? Na kapag wala kang lisensya, eh medyo mailap ang pagkakataon at opportunities. Ngunit kapag tayo ay lisensyado, licensed professional, electrician, civil engineer, so forth and so on, mas magagandang oportunidad at karanasan ang sa ating naghihintay. Now, huwag po nating kalimutan, may mga birthday tiyak na nagsisimba ngayon o silang ipinagdarasal natin. Sila po ay ating alalahanin. At ngayon nga po, Good Shepherd Sunday, narinig natin ang pagpapakilala ng Panginoon na siya ang mabuting pastol sa kalagitnaan ng ating pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. We are already on the 22nd day of Easter. I was counting the day. Simula ho Easter Sunday, ngayon ika-22 araw na ng Pasko ng Pagkabuhay. Ilang araw na lang po, 18 days to go. At maghahanda naman tayo para sa Pentecostes. At nawa sa atin hong pagsisikap na maunawaan ng ating pagninilay, huwag nating kakalimutan, ito ang panahon ng tagumpay ng Diyos. Ang Panginoong Jesus Nazareno nagtagumpay sa kamatayan, sa kasalanan, at sa kasamaan. Technically, yan ho ang lagi. Jesus triumph over sin, evil, and sin, evil, and temptation, and sin, and death, of course. At kung tutusin, kung atin nung uunawain, hindi naman ito kanya. Hindi kanya yan eh. Diyos mamamatay, Diyos may kasalanan, Diyos mahina sa kasamaan. Hindi ho. Hindi yan sa kay Lord. Atin yan. At ito ang napakalaking malasakit ng Panginoong muling nabuhay, ang mabuting pastol, na ibubuwis niya ang kanyang buhay para sa atin upang mapagtagumpayan ang ating mga laban. Have you ever heard of that word? Laban. Battle. What is your battle?
bang laban natin? Pag sinabi hong laban, siya hong kinakaharap natin ngayon na tayo'y misto lang nahihirapan. Nahihirapan akong maghanap trabaho. Nahihirapan akong magpatawad. Nahihirapan akong makisama. Nahihirapan ako sa buhay. Economically, ako'y gipit. This must be our battle. At nawa, anuman ho ang ating laban, sana hindi natin ilalayo sa tagumpay ng Panginoong muling nabuhay. Dahil siya'y nagtagumpay na, hindi para sa kanya, kundi para sa atin. Naalala nyo ang isa niyang turo na ibubuwis niya ang buhay niya kahit sa isang tupang mawala dahil ganun kahalaga ang bawat isang tupa sa kanyang kawan. Bakit ang tupa ay humihiwalay sa kawan? Kasi kinalimutan niya ang iisang amoy ng pastol at ng kapwa tupa. Ito ho ang prinsipyong nakapaloob sa atin hong mga domesticated animals or animals in general. They have a very strong sense of smell. Hindi, ang memory ho nila ay hindi dahil sa meron silang naalala, kundi ito'y nabubuksan ang kanilang alaala ng kanilang pang-amoy. Kaya matalas ho ang amoy ng mga aso, ng mga pusa at ng lahat ng uri ng hayop, ultimo tupa. Kaya nga, minsan hong naging pagninilay ni Cardinal Luis Antonio Tagle na ang mabuting pastol, para siya maging mabuting pastol, ay kasing amoy, kaamoy niya ang kanyang mga tupa. Otherwise, sinong susundan ng mga tupa kung ang amoy ng pastol ay hindi ang amoy nila? At kung atin ang pagmamasdan, ang mga tupa ho'y lagi nakatungo sama-sama sa isang kawan. May pinagtataguan ba sila? Nahihiya ba sila? Hindi ho. Dahil ito ang kanilang ginagamit sa paghahanap ng pagkain, lunti ang pastulan, at ito rin ang ginagamit nila upang sundan ang nauunang tupa nang sila'y makasabay. Naintindihan ho ba ninyo? Sabihin nyo, lit na bagay pinalalaki ni Father. Bae, hindi ho. This is something important. We often take this for granted. That's why I'm taking this up with you. To understand, para ma-realize natin na ang amoy ng tao, niyakap ng Diyos. Ang laban nating mga tao, pinagtagumpayan ng Panginoon. Kamatayan, kasamaan at kasalanan. At nawa, ang amoy din ng mabuting pastol, ang siyang lagi nating susundan, siya na kasing amoy ng bawat mga tupa. Otherwise, maliligaw ho tayo. Hihiwalay tayo sa Panginoon at magsasarili, magkakanya-kanya. Kaya kung ngayon ho, as I've said, ano ang laban mo? Father, may utang ako. Father, may sakit ako. Father, gusto kong mag-abroad. Father, nag-board exams ako. Ito ho ang laban natin. At nawa, kung ang laban nating mga tao ay napagtagumpayan na ng Panginoong muling nabuhay, hindi ako hihiwalay, di ako lalayo, bagkos ako'y lalong lalapit at kakapit sa Panginoong matagumpay. Tulad ng tulad ng tupang humiwalay sa tinig ng pastol at amoy ng pastol at sa amoy ng kawan, yun, napariwara, nalagay sa peligro ang buhay. Buti na lang ang pastol ay sadyang matyaga. Iniwan ng 99 upang hanapin siya at ibalik sa kawan. Nawa tayo rin po sa ating paglalakbay sa buhay. Ano man hong ating laban, hindi ko ito kakayaning mag-isa.
Hindi ko ito haharaping mag-isa. Hindi ko ito tatapusing mag-isa. Kundi kakapit ako sa Panginoon, lalapit ako sa Kanya upang siyang matagumpay na ang siya ring magtatagumpay sa laban kong niyakap niya. Again, tukuyin ho natin, ano bang ipinaglalaban ko? What are my battles? At ano man po ito, ialay natin sa Panginoon at tingin sa Kanya na ang tagumpay niya ay maging tagumpay din nating lahat. Siya na mabuting pastol, nawa tayo naman ang Kanyang maging mabuting tupa. Happy Easter po sa ating lahat. Magsitayo na po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siyang dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit at naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat kahilingan ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, diakono at reliyoso, patuloy nawa silang maging tapat na pastol ng kawa ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating lipunan, matularan nawa nila ang halimbawa ni Kristo, ang mabuting pastol na laging kapakanan ng lahat ang hangad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naliligaw ng landas, dahil sa kasalanan, masundan nawa nila ang tinig ni Jesus na muling nabuhay upang maakay sila sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, madama nawa nila ang pagmamalasakit ng Diyos sa pamamagitan ng mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makamtanawa nila ang kaningningang walang maliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nating ipagdasal ang lahat ng mga civil engineers na nag-board exams kahapon at ngayon, para sa kanilang tagumpay,
maging ang mga naghahanap trabaho, ang kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay malayo sa ating piling. Basbasan mo rin, Panginoon, ang lahat ng may kaarawan sa araw na ito. Para sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, pagkatiwala natin sa Diyos ang iba pa nating kahilingan. O Diyos, amang makapangyarihan, lubos ang aming paniniwala na kami iyong pinakikinggan at iyong igagawad ang nararapat na tugon sa aming mga pakiusap sa takdang panahon na iyong minarapat. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesucristo, mabuting pastol na nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, mga kapatid, upang itong ating nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong pinagdarasal, ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ni Jesus na iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip niya sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang dakilang tagumpay ng Mesiyas na si Jesus, ang mabuting pastol at maamong tupang tumubos sa aming lahat. Siya'y tunay na maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ang siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang inong Diyos ng mga hukbo, na upuno
ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad nang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming minahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo't kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang
makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo ang kawan ng mabuting pastol at iisang ating Panginoon at iisa rin ang ating Ama. Kaya't ating sama-samang awitin ang panalangin ng mabuting pastol sa ating Diyos Ama. Ama na sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon na ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagpapatawad hindulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng pahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Iisa ang amoy ng mga tupa at ng pastol. At ito'y walang iba kundi ang unang salitang namutawi sa Panginoong muling nabuhay. Sumainyo ang kapayapaan. Sana di lamang siya, tayo rin, ito rin ang ating mukhang bibig sa bawat isa. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang prinsipe ng kapayapaan, ang Panginoong muling nabuhay, ang mabuting pastol. Mapalad tayong lahat na sa Kanya'y kikilala, tutulad at tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Oh,
Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2024 and 2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 and grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy. Ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, Ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong laging tangkilikin. Pakundangan sa dugo na Jesus na iyong anak na dumanak upang kaming lahat ay iyong mailigtas, marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilalaan mo para sa amin ngayon at kailanman. Sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ating pong tanggapin ang pagbabasbas ng mahal na paon. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga natatanging intensyon at kahilingan at ang mga taong kanilang ipinagsisimba na hindi makadalo, dulot ng iba't ibang kadahilanan. At nawa ang pagbebendisyong ito ang magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na Ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa, humayo tayo at maging mabuting tupa ng ating mabuting pastol. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Isang amoy, isang himno. Pre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
binibinduhog ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong ginamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.